sa bukid, ang dami naming mga ginagawa dito na ang mga resulta ay nagiging unexpected. Katulad na lang dito sa dami ng mga itlog, sa daming inahin na biglang nangingitlog. Madalas kami ay gumagawa ng agarang hakbang kapag meron kaming nakikitang benepisyo na maaaring maging epekto ng mga gagawin namin. Minsan na rin kaming ng problema sa gastos ng patuka sa mga alaga namin, lalo na kung naka-pure feed sila. Noon ay nag-backload pa kami sa kanila. Binibigyan sila ng mga special na mga patuka para sila ay mas gumanda at maging productive at dumami lalo sila. Kaya lang minsan na rin ay kinakapos din sa financial na pangangailangan, lalo na dun sa pambili ng mga feeds nila. Yung mga tinatanim naman namin na pampakain sa kanila ay kinakapos na din dahil sa sobrang dami na rin naming mga alaga. Kaya doon ay naisip namin na pakawalan na lamang ang mga manok dahil dun sa mga kapitbahay naman namin ang kanilang mga manok ay nandyan lang sa silong pero laging busog dahil sa daming nakakain sa paligid. Mga damo, mga insekto at marami pang iba. Kaya't sinubukan na rin naming unang pakawalan itong mga manok namin at doon naman ay napapansin namin na mas masaya sila. Lagi na silang nakangiti, itchos. Masaya sila sa tingin namin dahil nakakagalaw sila ng maayos na hindi tulad dati na doon lang sa loob ng kanilang kulungan silang paikot-ikot. Na minsan pa ay sa sobrang inip ay pati yung mga itlog na mga inahin ay pinagtitripan na rin nilang basagin at doon nagsimulang kinakain na rin nila. Kaya't noong nakakulong pa lang itong mga manok namin na hindi sila nakakalabas-labas dyan sa kanilang kulungan na nakaikot na net, ay hirap na hirap kami magparami dahil nga ganun ang nagiging sitwasyon nila sa loob. Kaya't yung pinakawalan na namin sila na para makatipid sana kami sa pampatuka dahil nga dun sa maraming nakakain sa labas, ay may benepisyo pang naidagdag. Yun naman yung pangingitlog na ng mga inahin at nalimliman na nila na walang nang istorbo sa kanila. Hindi na nila binabasag yung mga itlog nila, hindi na rin nila kinakain ang mga ito. Ito mga manok naman namin, mga inahing manok namin ay mga native ito, mga huluhano. Kaya't normal na lang din sa kanila na naglilimlim sila. Minsan na rin na sinubukan ko mag-incubator, abay, pumapalpak din naman yung incubator na gamit ko, hindi napipisa dahil nga sa panay brown out din ko minsan dito sa amin. At yung incubator naman ay nasisira din. Kaya't minsan na rin na parang wala na yatang pag-asa itong pagpaparami natin ng mga manok. Pero syempre, hindi tayo nawawalan ng pag-asa. Marami naman din tayong mga pupwedeng gawin. At alam naman natin na hindi naman tayo papabayaan sa taas kapag meron tayong ginagawang akbang. At habang tumatagal naman tayo sa pag-alaga, ay nakahanap pa tayo ng mga dagdag pa ng mga alternative sa feeds ng mga pampatuka dito sa ating mga alaga. Katulad ng mga leftovers ng mga palay na nakukuha na namin, nakakatanim na rin tayo ng mga mais, habang dahan-dahan namang lumalago ang ating mga pananim na Madre de Agua, Azolla, at lalong nakakatulong din yung naka-free range na yung mga manok natin dahil marami na silang nakakain. Na sa kabila ng medyo konti na lang yung binibigay nating pampatuka sa kanila, ay lagi pa rin silang busog at mas nangingitlog pa sila lalo. Minsan nga noon, alala ko yung mga manok ng pinsan ko na kahit wala rin pabahay yung manok nila, abay buhay na buhay pa rin yung mga native chicken nila dahil tumitira naman doon sa mga puno. Ang naging challenge lang din nila noon ay hindi nila maparami dahil yung mga manok ay nangingitlog naman doon sa mga damuhan na kapag kabiglang umuulan ay nababasa yung mga itlog at hindi na napipisa. Kaya't maigi pa rin na merong kulungan ang mga manok natin, may bahay pa rin sila na may mauuwian sila tuwing hapon. Pupwede rin, actually itong ginagamit naman namin ngayon ng mga net ay hindi rin nasasayang. Dahil ito ay sinasarado din namin tuwing gabi para hindi rin sila malalapitan ng mga predators. So depende rin naman sa paraan natin, pupwede rin yung pabahay natin na nakasarado, na may pintuan, at ipapasok na lang natin yung mga manok doon tuwing hapon at kinaumagahan naman, kinabukasan, ay bubuksan na naman natin para free range naman sila, makakalakad-lakad naman sila, makakain naman sila freely doon sa mga damuhan at kung ano pang yung mga nakakain nila. Minsan pa nga, kapag may mga prutas na nangalaglag, yung mga overripe na prutas, ay dagdag pa yun sa mga kinakain nila. Ganon din yung mga damo at mga insekto na nasa paligid na. Kaya't mas magiging natural palalo yung mga pagkain ng mga manok at wala ring vaccine itong mga manok namin. Ang inasahan lamang namin dito para lumakas yung immune system nila ay itong King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Ito yung ginagamit din namin na panhalo dun sa tubig or doon sa mga pagkain nila na binibigay namin para meron pa ring supplement na vitamin sila araw-araw. Sa vaccine ay hindi kami nagbabaksin dahil so far wala naman masyadong nag-aalaga ng manok dito na malapit sa amin. Kahit so far din naman, sa pag-alaga namin itong mga manok ay okay din naman yung manok namin kahit hindi kami nagbabaksin. Pero syempre, doon sa mga nag-alaga ng manok, kapag doon sa lugar natin ay may uso ng mga sakit na kumakalat dyan, o lagi din nakakaranas na nagkakasakit yung alaga natin kung meron namang vaccine, ay mas maigi na rin na gumamit ng vaccine para mas protektado din yung mga manok natin. Ayun ay dito ay maging mga balat ng prutas na tinatapon namin, nilalagay namin dyan sa gilid, ay kinakain na rin itong mga manok. Kaya't kapag meron tayong mga free range na manok, bukod dun sa maraming benepisyo na nakuha natin sa kanila, yung mga itlog, yung meat nila, mas namamaximize pa natin maging yung balat lamang ng gulay, balat ng prutas, o kung ano-ano man mga insekto sa paligid ay nawawala
dahil na rin sa mga manok natin. Kaya kung meron tayong espasyo sa mga likod bahay natin, maigi na may mga manokan din tayo. Na kahit nandyan lang sa silong, palakad-lakad, abay may makukuha na tayong itlog yan kapag nangitlog na rin sila. At pupwede rin natin silang paramihin para makakabenta-benta din tayo. At kumikita na rin tayo kahit na nandyan lang sila sa paligid na wala naman tayo halos ginagawa. Kundi binibigyan lamang sila sa umaga or sa hapon ng mga pagkain. Na kahit kaunting pagkain lang dahil naka-free range naman sila. Dito lamang din sa mga alagaming manok na mga native ay pinapalahian din namin itong Rhode Island Red. At meron din tayong isang manok dyan na matangkad din na magsisilbing pampalahi sa kanila para yung mga itlog nila kapag naging sisiw ay mas magaganda na rin lalo yung lahi. Mas malalaki na yung meat at mas maganda na rin mag-produce ng mga itlog. Kaya't itong mga manok namin sa silong ay walang mga particular na to na mga lahi dahil sila ay halo-halo na yung mga lahi nila lalo na yung mga magiging sisiw na nila. Iniiwasan din kasi namin yung inbreeding kahit kapag mayroong mga lalaki na lumalaki na yung mga manok naming rooster, ang ginagawa naman namin yan ay ina-out na namin or nakikipagpalitan kami doon sa iba naming mga kakilala na meron ding mga alagang manok. Kapag meron sila mga barakong manok, pinagpalit namin para yun yung pampalahi na naman namin at hindi sila magkaroon ng inbreeding. O hindi yung sila-sila na lang ang lalahian, yung magkadugo na sila, magkamag-anak na. Yung tatay niyan, maglalahi sa anak niya, yung parang gano'n na umiikot na blood, iniiwasan namin yun. Kaya't nagpapalit-palit kami lagi dito ng barako din. Ang advantage lamang din itong mga native ay mas malalakas sila, mas matitibay itong mga to sa sakit. Malakas din silang lumipad kahit saan sila dalhin, minsan na kahit na sa puno lang ay nagiging bahay na rin nila. Pero mas maraming advantage din kung meron pa rin tayong pabahay na maaring silungan nila. At ang pinaka-importante, yung kanilang itlogan ay meron dapat bubong o hindi dapat mababasa sa ulan. Sa tuwing napapansin naman namin itong mga manok namin na mayroong may sakit, kapag mayroon dyan nangihina, kung sisiw ay pinapainom namin agad yan ang Panamox Forte. Kapag naman mga malalaking manok, ang pinapainom namin gamot ay Panamox Couplet. Para yan dun sa mga sipon, laway-laway, bulutong, kurisa, Paul Cholera, mga halak at marami pang mga sakit din na mga manok. Yan yung ginagamit namin gamot. Kapag naman kailangan na silang purgahin, ang pinampurga naman namin ay itong Worms to Go. Worms to Go na brand yung ginagamit namin pampurga. Doon sa mga pabo namin ay kinukulong lamang muna namin kasi ang mga pabo naman ay may kakaiba ring ugali. Na kahit na meron na silang itlogan ay doon sila sa mga damuhan ng itlog. Kaya mas okay din doon sa mga pabo na medyo maliit lang yung space nila. Yung mga pabo na pang breed namin, yung mga inahin naming pabo. Para nakikita namin agad kapag ka meron silang iniitlogan. Dahil minsan ay napapansin na nga namin kahit na ganon-ganon na lang yung aming kulungan, minsan na nga nakikita pa rin namin na nandun sila sa mga damuhan ng itlog at ang dami na naiipon. So yun naman ay inaabot ng ulan ng mga nakarang araw, so ang ginagawa namin doon ay kinukuha na lang at niluluto. So nasa sayang yun. Kaya't mas maigi na sa paraan namin na nasa kulungan na lang yung mga pabo. At kapag ka nang itlog sa damuhan, kapag maaga pa namin napapansin, ay dinadalhan namin agad ng kanilang itlogan na may bubungan din ang kaming ginagawa para hindi naman mababasa sa ulan. Yun yung mga paraan naman namin sa aming mga pabo. Kaya hindi muna namin sila pinakawalan doon sa labas ng kanilang net. Pero yan naman ay obserbahan pa natin at posible pa rin na i-free range din natin sila. Yan naman ay obserbahan pa din natin dahil dito lagi tayong nag-explore kung ano yung mga pupwede pang gawin.